Hello! Good morning mga palangga! Merry Christmas and Happy New Year! Hopefully, we will have a better year. So, fingers crossed lang talaga. Pagpasensyahan niyo na mga palangga, ngayon lang ako nakapag-upload, nakapag-edit. Kasi, this past few days talaga, yung schedule ko sobrang hectic talaga. Kaya ayun, hindi ko na kinaya at ngayon lang ako nakapag-edit. But anyway, marami akong gustong i-share sa inyo and I cannot wait to share it with you kasi sobrang daming nangyari this past few days and sobrang saya ko. But as of now, yung i-share ko ngayon at the moment is yung balikbayan boxes natin. Dumating na siya sa Pilipinas before Christmas. Natanggap ng family ko yung balikbayan box before Christmas. O, diba? Ang saya-saya. So, akala ko talaga hindi nila marireceive yung balikbayan boxes ko before Christmas. Akala ko marireceive nila after Christmas. Pero na-shock ako sa LBC kasi pinick ng LBC yung balikbayan boxes ko end of October. And then, na-receive ng family ko yung balikbayan box second week of December. So, ang gagawin ko ngayon is mag-insert ako dito ng picture and i-explain ko sa inyo kung ano to, kung sino sila, kasi diba last padala ko ng balikbayan box. Hindi ko talaga napakita sa inyo yung mga video, yung mga picture. So bang, I think ilan lang yung picture na na-share ko sa inyo. Kasi, yung picture kasi or yung video na sinend nila sa akin nung last padala, hindi siya, maganda siya tingnan para sa akin, pero pag shinare ko kasi sa iba, baka, ay, grabe naman to kasi, alam niyo yung ate ko kasi, yung pangalawang ate ko,
nung inopen nila yung balikbayan box, may hawak siyang malaking kutsilyo talaga or itak. And then, may mga batang nakapaligid. So, pag i-share ko yun, nako, baka ma-demonetize tayo sa YouTube. So, pinili ko na lang na hindi i-share sa inyo. Kasi, yun na yung, yun yung rason. So, ngayon, kinausap ko yung family ko na sana pag in-open nyo yung balikbayan box, wag naman kayong gumamit ng malaking itak or kutsilyo kasi may mga batang nakapaligid. So, ayun, nag-send sila sa akin ng maraming picture. Pero, bihira lang yung video kasi at that time din kasi nagluloko yung Facebook and yung iba, hindi ko siya ma-play yung ibang video. So, yung first picture na sinend nila sa akin is ito. Yan, nakita nyo sa screen. So, happy ako sa kondisyon ng ating balikbayan boxes kasi intact naman sila. So, 6 boxes altogether dumating sila nang sabay sa bahay namin. And then, yan yung mga pamangkin ko. Nakaposing sila, diba? At yan yung bahay namin sa probinsya. And then, yung second picture na sinend nila sa akin is yung niline up nila yung mga boxes. Sayang nga lang dito sa picture na to, maraming mga tao na wala dito, na wala sa picture ba, hindi nyo makita lahat. So, sa pinaka left side, yung naka-green, ati ko yan na pang-apat. And then, next sa kanya na may lalaki na katabi sa kanya is siya yung third ati ko at yan yung husband niya. And then, next sa lalaki, di ba, may bata dyan, pamangkin ko yan. And next sa kanya na naka-most green top, siya yung second ati ko, o diba, introducing na din to sa mga family ko, sa angkan ko sa probinsya, kasi hindi nyo talaga sila nakita, kasi yun na nga, nung sana magbabakasyon ako sa Pilipinas, nung April ata yun, pero hindi siya natuloy dahil sa pandemic, and yun, na-cancel yung flights. So, siya yung ati ko, and then, next sa kanya, siya yung pinaka-panganay na pamangkin ko, and then yung mga bata, and then yung second to the last, siya yung mama ko, and then yung, and sa pinaka-dulo, siya yung panganay namin, at ngayon ay buntis siya. So, third picture, sobrang daming picture na sinendila sa akin, and yung iba nga, hindi ko makita yung difference, or baka na-resend lang yung ibang picture. So, next is nag-picture na sila sa loob ng bahay. So, yan na, mga bata nakapatong sa boxes. Picture-picture! And then, may picture din dito na naka-open sila sa boxes. Maghahanap ako dito na mag-insert ako dito ng video. Sandali lang, ha? Sige, pakita ko nga yan. Yung pangalawang ati ko yung nagbubukas talaga ng mga balikbayan box. Kasi last time din na nagpadala ako, siya yung ati ko na nag-open ng balikbayan box na may hawak na malaking kutsilyo. And luckily this time, wala siyang hawak na malaking kutsilyo. At nakita niyo naman, meron marami talagang mga bata sa amin kasi yung pamangkin ko altogether included sa on the way is magti 30 na yung pamangkin ko lahat. Sobrang saya lang tingnan kasi nakikita ko talaga na sobrang excited nila. Yun, hindi na nila binasa yung sulat, I don't think. Nakalimutan na nila. Meron akong nilalagay na sulat sa ibabaw ng box. Pero, ayun, wala na. But it's okay. Excited na kasi, nakalimutan na nila ba. O diba, ang ingay-ingay na mga bata dyan. Ha,
Mas nasisiyahan talaga ako pag nakikita ko yung mga pamangkin ko na excited, masaya. Nagsisigawan yung mga bata. Oh, 'di ba? May mga pangalan lahat yung item na sinend ko para wala talagang awayan ba? Hindi na sila actually nag-send sa akin ng video when they opened the each boxes. Kasi diba, nagpadala ako ng 6 boxes. And yun na nga, pag-upload din ng mga video sa YouTube, sa Facebook, sobrang tagal din kasi walang signal sa probinsya. Kung meron mang signal, sobrang hina. Kaya ayun, yung mga videos na sinend sa akin ng kapatid ko na lalaki, mga 2 minutes lang, 30 minutes, yung mga videos lang talaga, sobrang iikli nila. But, yeah, nakita ko na sobrang saya nila and nakakataba ng puso mga palangga kasi after na binuksan nila lahat yung balikbayan boxes, na-distribute na yung mga item kung sino yung may-ari, nag-video chat kami ng family ko and they are all there saying thank you. Nakakataba lang ng puso ba? Kasi alam ko sa... Hi! Naiiyak ako. Ay, akong umiyak. nakakataba lang ng puso kasi na-appreciate nila yung mga pinapadala ko. Sobrang thankful nila. And sabi nila na kompleto na yung Christmas nila. Pero mas kukompleto yung Christmas kung nandoon ako kasama nila. Which unfortunately, hindi ko yan magagawa. And yeah, namimiss ko na kasi kaya naluluha-luha ako. Namimiss ko na yung family ko kasi matagal-tagal na din hindi ko sila nakasama. But yeah, unfortunately, hindi tayo makaka-uwi dahil sa pandemic. Mag-answer tala ako ng mga pictures dito. And yeah, I hope ang gustuhan niyo. Gracias.
Anay! Pinday! Ate! So yun yung family ko sa probinsya, and yun si LBC, yun yung mga balikbayan boxes ko. So lubos din akong nagpapasalamat sa LBC. LBC, kung nanonood ka man, maraming maraming salamat talaga for looking after my box. Thank you for speedy delivery.
And nang dahil sa inyo, sobrang napasaya niyo yung family ko this Christmas. Maraming maraming salamat talaga. Despite sa pandemic, non-stop pa din yung servisyo niyo. So, maraming maraming salamat talaga. And sa lahat ng LBC people out there, sobrang proud ako sa inyo kasi you really did your job well. And salamat sa paghatid ng kaligayahan sa pamilya ko sa Pilipinas. Maraming salamat. And mga kababayan ko na nanonood, highly recommended talaga yung LBC. Hindi ko lang to nire-recommend, but nire-recommend ko sa inyo kasi reliable talaga yung servisyo nila. So, kung may mga pahabol pa kayo, mga pamasko sa family niyo sa Pilipinas, merong air cargo yung LBC. So, bisitahin niyo lang yung LBC sa website nila or i-message niyo sila sa kanilang Facebook page. Yung mga link, mga palangga, nasa description box below. So, kung gusto niyo i-check, so click the link down below. And also, I will look forward the day na makapag-bonding kami, makasama ko ulit yung family ko. Pasensya na talaga mga palangga. Medyo emotional talaga ako ngayon. Nakikita niyo naman siguro sa mga mata ko na namumula. Pinipigilan ko na umiyak kasi ayaw ko nang umiyak. Iyak ako dito sa vlog ko. And yeah, sobrang na-homesick din kasi ako lately. Lalo na ngayon, December. For me, para sa akin, December is family time talaga. Bonding with your family. Pero dito, pag nasa abroad ka, sa experience ko ha, is for me, yung Christmas sa kanila, iba talaga. Some people, they treat it just an ordinary day para sa kanila. Kasi kung may work ka, dapat mag-work ka talaga. Walang holiday. Well, depende kung ano yung trabaho mo. But like for me as a carer, caregiver ako dito sa UK. And if yung Pasko na ano siya sa shift ko, yan talaga. Magtatrabaho ako. Wala akong magagawa. Magtatrabaho ako. But luckily, this Christmas, wala akong trabaho. And nakapag-bonding kami ni Mr. Kaibyanan. Sa family ni Mr. Din. And, yeah. So, anyway, para hindi na ako umiyak ulit, magluluto na tayo ng hapunan kasi yung oras dito, almost tea time na. Kaya yun, oh, sa labas, dumidilim na. Ito na yung hapunan ko. Oh, diba? Ang sarap! Wala na namang ganap, mga palangga. So, i-end ko na yung vlog natin for today. So, maraming maraming salamat talaga sa walang sawang pag-suporta mga palangga. And before ko end, gusto ko lang mag-share about sa vaccine. Diba, sabi ko sa inyo, sa Thursday, babalik ako sa trabaho. And nung bumalik ako sa trabaho at Thursday, nag-iba. So, sabi ng manager ko, meron daw shortage sa vaccine. So, ang ginawa nila is in-age order nila. So, ako yung pinaka-second to the last na pinaka-bata sa trabaho. And then, yun, kailangan ko maghintay mga midweek of January daw. Or mga February pa nga daw, sabi niya. So, yeah, so, hintay-hintay na lang. Kasi sabi ko, ala, baka sign din to na parang kailangan ko maghintay. So, yeah, yun yung ganap. What are you up to? Hi. Hello. Thank coffee you. Coffee for madame? This is a good coffee. About it was made by your husband. You need to say Merry Christmas and Happy New Year to them. Merry Christmas and Happy New Year to them. And Merry Christmas and Happy New Year. You need to give good it a tidings thought. We bring. Okay. To whoever and the king. Is it hot? Put it down. Right, come on. I need to check my nails. Okay, so bye. Bye-bye. See you next year. No, you'll see me before next year.
Bye.